Hindi ko alam iyon bago mag-almusal. Isang bakal na cable ang binaril sa kanyang dibdib, sa halip na agarang kamatayan. Lumingon ang lalaki at naalala ang mukha ng mamamatay tao. Patuloy na hinihila palabas sa 70 miles per hour. Talagang trahedya. Ngunit kinabukasan, sa parehong lokasyon, sa parehong paraan, ang pumatay ay binaril sa dibdib gamit ang isang bakal na wire. Pagkatapos ibalik ang pabor, pagkatapos ay kinalagkad siya palabas sa parehong 10 kilometro. Oo, hindi ka nagkakamali. Nabuhay siya. Hindi mo alam. Ito na ang 138 na beses na nabuhay siya. Ay nahaharap sa hindi bababa sa 7 alon ng pagpatay araw-araw. Pumatay ng 8 beses gamit ang mga bomba. 3 beses sakay ng bus. 5 beses ng isang taong kamukha ko. At mas malala pa, 13 beses na pinatay ng babaeng mahilig sa espada na ito. Kahit na matagumpay na naiwasan ang isa sa kanila, ang ay papatayin din sa 47 minuto pasado alas 12. Wala akong oras para isipin kung sino ang gumawa nito sa akin. Dahil kakailanganin niyang pagdaanan muli ang lahat pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Buti na lang naalala niya lahat ng nangyari noong araw na iyon. Unang yumuko ng mababa upang maiwasan ang mga kutsilyo. Magsuot ng sapatos upang maiwasan ang mga kutsilyo. Tumayo at yumuko upang maiwasan ang kutsilyo. Ipagpapatuloy ng pumatay ang paghabol sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay tumalikod at binisarmahan ang mamamatay tao gamit ang kanyang kamiseta. Babunutan ng pumatay ang kanyang punyal. At tumayo siya, dahil alam ko ang bawat hakbang ng pumatay. Pagkatapos magbihis, mayroon siyang 8 segundo para ibuhos ang sarili sa isang tasa ng kape. Ang mamamatay tao na hindi man lang ginalaw ang kanyang buhok ay may mainit na kape na tumalsik sa kanyang mukha. Hindi ito ang pinakamahirap. 30 segundo pagkatapos tumaas na firepower. Astig na sandata na pinalitan ng M134 baril. Ang kailangan niyang gawin ay magtago sa likod ng pader at hintayin ang unang pumatay na tumayo at pagkatapos ay papatayin ng ibang tao. 11 segundo pagkatapos bumaba ang firepower. Naglabas siya ng maliit na kutsilyo at tama ang tama sa ulo. Nagsisimulang mawala ng kontrol ang M134. Ang eksenang ito ay naglaro sa harap ng aking mga mata ng hindi mabilang na beses. Kaya dahan-dahan niyang sinundan ang projectile. Maghintay ng 120 segundo. Babagsak ang helicopter dahil binaril sila ng M134 gun. At nagmamadaling pumasok sa kanyang apartment. Oh, tama na. At tandaan na igalaw ang iyong braso tuwing 2 segundo. Dahil lilipad pa sulong ang propeller. Mas masahol pa sa. Ang helicopter ay sisibog sa loob ng 8 segundo. Isuot ang iyong leather jacket at mabilis na tumalon sa itaas. Ngayon ay dadaan ang isang sand truck. Kapag malas ka, may 22nd beses na hindi ka makakaalis sa sand truck. At tulad nito ay pinipigan na parang cake. Pero okay lang sa pagkakataong ito. Batay sa kasalukuyang magandang kondisyon, nagnakaw siya ng isang sports car. Tuwing sisiga ang may-ari ng sasakyan, may nagnakaw ng kotse ko. Pagkatapos ay dumating ang 3 alon ng mga mamamatay tao. Ito ay isang pares ng mga kapatid na babae na nagbebenta ng mga bulaklak. Masyadong pamilyar ang kanyang gawi sa pagmamaneho. Inilipat ang mga gear at matagumpay na naiikot ang manibela. 3 beses na akong natalo. Swerteng tumakbo, makakaharap din ng 4 alon ng mga bus ambes. Kung tutuusin, mahulaan niya na ito ay sanhi ng kanyang dating asawa. Kahapon, hindi ko nakayanang hanapin ang aking dating asawa. Humingi ng tulong sa kanya ang kanyang dating asawa, pagkatapos ay nagsabi ng ilang kakaibang bagay. At sinamantala ang pagkakataong gupiti ng ilang hibla ng kanyang buhok. Kaya sa tingin niya ay doon nang gagaling ang problema. Tinawagan niya agad ang kumpanya ng kanyang dating asawa. Ngunit sinagot ng amo ng dating asawa ang telepono na nagsasabing patay na siya. Ang susunod na tao ay ikaw. Ang tanging paraan para mabuhay ang taong ito ay ang paulit-ulit na pagpatay. At pagkatapos ay nagising sa parehong araw. Ngunit huwag mabuhay ng higit sa 47 minuto pasado alas 12 bawat araw. Hanggang sa nabuhay siyang muli sa 142 na pagkakataon, napagod siya rito at sumuko sa paglaban. Nagtago ako sa isang underground shopping mall. Nagulat nang makakita ng lalaking hindi ko pa nakikilala. Para makabawi sa pagiging ama, nagpasya siyang samantalahin ang kanyang walang katapusang pagkakataon sa muling pagkakatawang tao upang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang mga anak. Pagkalabas niya ng mall, alas 12:50 na ang oras. Nabuhay siya ng 3 minuto na mas mahaba kaysa dati. Ano ang mali? Napagtanto niya iyon ng maraming taon sa Special Forces. Mayroon akong tracking device sa aking katawan. Ay dahil itinago ng kapatid ang signal ng tracker kanina. Isipin mo ito, mabilis na dumating ang pumatay. Ngunit sa pagkakataong ito ang una niyang reaksyon ay hindi ang pagtakas, kundi ang tumalikod at mabilis na binuhat ang sanggol.
Nag-iisip kung kaya kung kunin ang lahat ng bala. Ngunit ngayon lang ako nakaramdam ng kabuluhan na mamatay at muling mabuhay. Magandang mata, gumising sa 143 beses. Binalik niya ang killer at tinanong ang lokasyon ng tracker. Pero bigla na lang matigas ang bibig ng pumatay. Kailangan niyang maghanap ng kaibigan na bihasa sa mga tool sa pagsubaybay. At ang nakuha niyang sagot ay nasa ngipin yun. Bigla kong naalala yun. Ang hot girl na nakilala niya sa bar kagabi ay isang dentista. Naakit siya sa klinika at pinilit na magtanim ng ngipin. Kontrabida siya. Nagmamadaling pumunta sa banyo para direktang bunutin ang ngipin gamit ang pliers. Nang masira niya ito, nakita niya ang tracker sa loob. Sa susunod na sandali, malamig na itinulak ng killer ang pinto at pumasok. See you later. Ang kanyang susunod na muling pagbabangon ay may dakilang diwa. Pagkatapos lipulin ang lahat ng mga mamamatay tao, hindi nagtagal ay pinuntahan niya ang panghuling boss sa eksperimentong base. Natapakan nang nang buo ang gas na may balak na direktang pumasok. Mga resulta ng pagbangga sa pader, pagkamatay sa isang banggaan ng sasakyan. Ikalawang break-in. Pinili niyang lumipad diretso sa base. Dosenang-dosenang mga security guard ang umuungal na may mga baril, pero wala siya sa kotse. Nagumamit ng 2 lutong bahay na tangke ng gas para pasabugin ang lahat ng mga gwardiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang security captain sa likod niya. Dapat dumating sa 147 na pagkakataon. Hindi na siya direktang sumugod, ngunit natalo niya ang assassin na kamukha niya, at pagkatapos ay nag-disguise siya, upang madaling makapasok sa base. Nang marating niya ang elevator, hiniling sa kanya ng sundalo na i-swipe ang kanyang card para sa pagkakakilanlan. Mabuti, maling nakilala, pagkatapos ay pinatay muli ng sundalo. Pumasok siya sa elevator sa pagkakataong ito. Magpusa na patayin muna ang sundalong iyon. Kakalabas lang ng elevator, sumugod na ang 12 ng mga security guard. Baliwala pala niya ang camera sa elevator. Mabilis na nagpakamatay. Nagtinginan ang mga security guard at mapagpasyang nagpasya na isa itong master. Ngunit hindi nila alam na ang tao ay mabubuhay magpakailanman. Patayin muna ang malaking sundalo. Nagbalat kayo bilang isang sundalo at nakarating sa huling tarangkahan. Kapag tinitingnan ang babaeng may hawak na kutsilyo, medyo nandidiri ang lalaking lip. Tulad ng alam nating lahat. 10 hakbang ang layo mula sa baril ay mabilis. 10 hakbang ang layo mula sa baril ay karaniwan. Ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para isipin na walang bala sa loob ng baril. Ang ay muling nabuhay ng 151 beses. Pero, hindi lang mabilis kumilos ang hot girl na ito, napakabilis din niya. Pinutol niya ang baril, tapos dinampot ang kutsilyo, nahati ang ulo. Ang 152 pagkabuhay na maguli. Ang lalaking hindi naniniwala sa multo ay may dalang machine gun. Pero mas malala pa ang ending. 153 beses. Muling umiwas si, natambe siya ng kutsilyo. Karaniwang iniisip na ito ay simple ngunit hindi inaasahan na ito ang pinakamahirap. Ang lalaking ito ay nakikipaglaban para sa kamatayan. Ngunit para lamang sa kapakanan ng pamumuhay. Pagkatapos mamatay at muling mabuhay ng 153 beses. Sa wakas ay naintindihan ko na, gustong talunin ang babaeng may hawak ng espada sa kanyang harapan. Ay hindi dapat matutong mag-shoot, kaya hinanap ko ang nangungunang eskrimador sa bansa. Magsimulang matuto ng swordsmanship, nakakakuha ng malalim na posisyon. 2 tao ang unang gumamit ng kanilang mga kamay sa halip na mga espada. Bagamat matangkad siya, siya lang ang nabugbog. Pagkatapos ay magpakamatay sa susunod na araw. 2 tao ang gumagamit ng mga patpat bilang mga espada. Ngunit ito ay isang araw ng kanyang pambubugbog. Unti-unti, sa paulit-ulit na pagkatalo, sa wakas ay naunawaan niya ang mas malalim na kahulugan ng espada. Ang pagsasanib lamang ng tao at espada ang madaling magamit, hanggang sa 178 na pagkakataon. Parehong lumipat sa tunay na espada para duel. Kung makakita ka ng isang galaw, basagin ito. Natalo niya ang master sa 5 lang. Ginawa mo ang hindi inaasahan. Pagkatapos magpaalam sa kanyang Panginoon, dumating siya sa kanyang 200 na muling pagkabuhay. Madali kang pumatay hanggang dulo. Akala ng babaeng may patalim ay manok pa rin siya. Biglang ibinaba ng manok na iyon ang kanyang baril. Sumuko. Sa panunukso ng babaeng may hawak ng kutsilyo ay nagawa niyang ibinaba ang espada. Sa pagkakataong ito, gaano man kabilis ang paggalaw ng dalaga, madali niyang dinisarmahan siya, kahit na pinutol niya ang isang buhok niya. Iyan ang halaga ng pagtawanan sa akin, at pagpugot sa akin ng 12 beses. Nagpatuloy siya sa paglaslas, tinamaan ang isang kamay, pinigilan ang tingin ang kanyang kalaban. Ang
bawat galaw ay napakasimple ngunit sapat na upang labanan siya. Marahil ang paraan sa pagpatay ng kutsilyo ay pagiging simple. Ang babaeng may hawak na espada ay parang baliw na puti. Napakagalit. Kahit na wala akong espada sa aking kamay, mayroon pa rin akong espada sa aking puso. Ang tunay na kahulugan ng swordsmanship ay gamitin ang espada ng kalaban para tapusin ang kalaban. Sam ipot na ang huling boss. Ngunit inilahad niya ang kanyang kamay na para siyang isang tupa, hindi kayang lumaban. At agad niyang kinokontrol. Noon lang nagkaroon ng insight ang matanda. Tungkol sa kakayahang pumatay sa isang buong hukbo ng mga assassin. Ang iyong dating asawa ay dapat na naglalaro. Lumalabas na bago siya namatay, na-activate niya ang resurrection system para sa kanyang asawa. Ito ay original na paraan na gustong gamitin ng matandang lalaki para pamunuan ang mundo. Ngunit ngayon kapag nabigo ito, sinabi sa kanya ng matanda na hindi pa tapos ang kanyang anak. Sinaksak niya ito gamit ang isang slash. Pero noong nag-drive ako doon, makita lang ang malamig na katawan ng bata. Ang tigas ng ama ay tuluyang nasira. Samantala, na-trigger ng overloaded system ang self-destruct program. Dito nagtatapos ang buong Amerika. Muling nabuhay ang tao. Ngunit kahit anong pilit mo, hindi mo mababago ang kalunos-lunos na pagtatapos. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay patuloy kang pinapatay. Pagkatapos ay muling nabuhay sa kawalan ng pag-asa. Hanggang sa maintindihan ko ang jargon ng dating asawa. Siguro nasa tamang panahon pa ang lahat. Nagising ulit ako. Baguhin ko ang senaryo. Aktibong umaatake. Pwersang lumipad ang helicopter sa huling base. 7:10. Ginamit niya ang M134 na baril para bambahin ang sarili niya. Tumigil ang mga tao sa pagpatay ng tao. Tumigil si Buddha sa pagpatay kay Buddha. Patayin mo na lang ang mga assassin. Maliligtas ang buhay ng anak. 7:13. Nag-iisa niyang pinatay siya diretso sa laboratorio. Sa huling sandali ay matagumpay na nailigtas ang kanyang dating asawa. Sa wakas ay hinintay niya ang bayani ng kanyang buhay. Nang tanungin siya kung ilang beses niya na sinubukan. Isang beses mo lang sinabi yan. Alam iyon ang babaeng nasa puso niya. Tanging ang isang desperadong pagsisikap ay hindi nagpapakita ng anumang pagsisikap. Ngunit tumatakbo ang oras. Na-overload ang system at malapit ng sumabog. At kung gusto niyang iligtas ang mundo, dapat sumanib ang tao sa makina. Nagbalik muli ang oras at espasyo. Nabuhay siyang muli ng halos 200 o 300 beses. Ay hindi alam kung ano ang pakiramdam ng takot sa kamatayan. Not to mention, ang asawa at mga anak lang ang maliligtas. Ang buhay mismo ang may kahulugan. Kaya't isinakripisyo ng lalaki ang kanyang sarili at pumasok sa makina.